Okay lang, kapatid. Thank you. Kumusta ka na din kapag na yesterday? Ito, magpipaint lang ako today para may magawa naman ako. Thank you ha, Sissy, na sister day. Hi, Sissy Hiro da Shiba Inu. Shout out. Shower out. Kulang ginawa ko dati. Nakalimutan ko na kung saan ako tumigil. Thank you.
Ano to, Star Starry Night. Kuna continue ko lang yung ginawa ko nung nakaraang live stream. Kaya yan, tatapusin ko lang siya. Hindi ko na nga makuha eh, kasi yung pinagkukopyahan ko na sa phone ko talaga. And ginamit ko kasi yung phone ko pang live stream. So titingnan ko kung makukuha ko pa siya ng pinopya ko na lang yung jacket. Ingay itong aking pusa ay naubusan ng pagkain. Ang layo kasi ng ano, ginagayahan kong ano, yung jacket na ginawa ko noong karaan, kaya hindi ko masyadong ma-sight kung ano na nangyari. So, bakit? Gusto mo mag-live din? Okay. Thank you.
mga sisi na kamute kasi ako kasi yung ini ng aking fusikat. Kaya nakamute muna. And yung una, pinatuyo ko muna siya. And ito na muna yung tatapusin ko. Order na rin naman ko. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin to kasi wala akong exact plan sa design. Parang random flowers, designs, mga ganyan lang yung ginawa ko. Siguro i-highlights ko muna yung flowers sa ulo. Thank you, Sis Nahiro, the Shiba Inu, and Sis Dede. Sana all maganda. Hello, Newsroom 24. Sabi ni Hiro, the Iba Inu. Newsroom 24 is English speaking audience, so we need to speak Englisher to him. But he is just there. Background watching, just a supporter. Are. Kumusta naman kayo guys? Ano pang suggestion niyo kung sino yung nandiyan, kung ano pang pwede kong idagdag dito? Actually okay naman na sa akin eh, parang ito na lang siguro. Lalagyan ko ng something na mag-pop kasi hindi naman Hiro da Shiba Inu, ano pa lang dyan, avid supporter lang yan siya, dyan lang yan siya sa ano, paligid. Huwag mo kong tanungin. Ikaw lang pala nandyan. Ano, si lalagay ko yan ng aso to, si ano mo, si baby boy mo. Malapit ka nang monetize, kapatid. Hindi ano, lagi lang siya nagsusupport. Ilan na lang kulang mo si Sina Hero sa ano watch arm mo? I-highlights ko na lang tong flower sa bandang ulo. Ilan ko lang yung konting white. Sa mag-LS sa akin bukas kasi di ako maka-LS na busy. Medyo malapit na rin sisi pero need pa lang isang buwan. Ano lang? Hindi ko na nabasa. Medyo malapit na sisi pero need pa lang isang buwan. Pero bukas si Mia ipag-LS ako yun. Pag kay Mia naman, mabilis ka na lang yan. Ako, sobrang malayo pa pero sana maabot ko siya ng 2 months dahil sa statistic ko parang kung tinatansya ko yung mga hours na pumapasok sa akin every day, parang minomonitor ko na siguro pinaka maiksi siguro 2 months pa
Pero okay lang kasi minsan kasi ang hirap din mag live kasi mahirap na palang mangisda ngayon kaya hindi na ako masyadong nangisda and yung mga dating supporter ko sa live is syempre nag-ano na rin sila nag asikaso ng kanilang mga bahay. May off sa block na to na I don't know, hindi ko get. Patuyuin ko muna ulit kasi hindi ako mapag-decide na itong design. Kiss lang si Siru. Kailan mag-expire ang AdSense mo si si matagal pa naman, September pa. September pa siya. And napansin ko kasi yung mga videos ko parang humahatak na rin naman ng oras na parang sa live stream. Kaya pag halimbawa aalalayan ko ng paglalive, siguro mas mapapabilis yung 4K pero minsan kasi effort talaga mag-live eh. Wait. Ito naman. Ito naman siya ay konti na rin lang naman ang kulang niya. Matatapos na rin ito. Kumbaga i-retouch ko na lang at yung mga konting details, yun na lang din yung lalagay ko. What, Nikki? Gusto ka muna sa akin live stream? Ayan siya, guys. Diba? Ayan siya. Say hi, Nikki! Nikki! Ayaw ba sa kahit? Ayaw ba sa kahit isang oras na ang film niya? Di ba may isa ka pa? May isa ka pa niyan? Oo, dahil may isa pa. This is Nikki. Ano nga eh, nakakatuwa yung... Kaya ang swerte pala talaga ng halimbawa, yung madaming video na parang mahakot ng oras kasi ano, parang nagbibigay talaga sa ng watch hour sa iyo. Eh yung isa kong video kasi parang kaka-discover lang ng YouTube na may ganoon akong video kaya hindi rin siya ganoon ka dami yung inak na pero parang nag-live stream ka na rin. Sa totoo lang, ano yung sabi nila? Sa totoo lang. Sa totoo lang, mas okay talaga na solid yung viewers kasi kahit mag-LS ka kung wala namang viewers, harap din. Ako after ma-money, ma-manood. Pero, syempre, pag nag-live stream ka, siguro mga 10% doon, talagang organic naman yun. And, simula din na parang ano kasi simula ng
tumaas yung views ko dun sa isa kong video, talagang mga nag-subscribe din ay mga interested din talaga about sa buhok. So parang malaking bagay din kasi yun, kasi hindi mo rin naman mapupush yung isang subscriber mo na sundan talaga yung channel mo, kasi kung hindi naman nila, parang hindi sila interested doon sa ginagawa mo. Basta mapag-aralan talaga. Ewan ko paano pinag-aaralan ng iba yung algorithm ng YouTube, yung tags. Kasi pag once na na-notice siya ng YouTube, parang everyday pinaka maliit na views na i-report niya ni YouTube sa'yo, 500 a day, 500 views a day. So kumbaga pagkagising mo sa umaga, iisipin mo kung kahit mayroon ka lang 3 or 4 na video na may ganun, siguro wala pang isang buwan na ma-monetize ka na. Sa akin kasi, yung isang video lang talaga yung inaasahan ko, Nikki. Ito lang. Nikki! Inuuga ng pusa ko yung ring light. Medyo malaki din talaga. Oo, sa totoo lang. Malaki ang binibigay ng ano, ng video na minimum of 40 hours a day ang binibigay niya sa'yo. Kaya medyo parang nakaka-inspired din na gumawa ng video na hindi ko alam kung aling mga video doon ang ma-notice ng YouTube, kung paano mo ginawa. Pero sinerge ko kasi kailangan ma-master o daw yung algorithm ng YouTube, yung mga tags, title, mga ganun. Hindi ko naman masyadong iniisip yan nung ginagawa ko yung video na yun. Oo, sisi, 40 hours a day yung pinaka binibigay niya. Meron pa nga kung once na 80 hours yung kakaano lang niya, yung kaka parang kaka kilala lang, yung kaka o ano lang ni YouTube, kaka ano ba tawag doon? Na-notice lang ni YouTube. Kaya ngayon parang nagpupuyat ako para aralin yung mga tags. Kasi dati hindi ko naman inaral yun eh. Parang mas nag-focus ako dun sa video mismo, yung pag-i-edit ko. Eh, yun pala yung mga title, ganun. And napansin ko kasi dun sa video ko din na dun mo nakatainin na yun. Nikki, go! Doon! Napansin ko din kasi parang dapat yung tags mo talaga parang about dun sa kung ano yung mga sinasabi mo sa video. Yan, kasi meron akong isa din na napansin ko, pero hindi naman siya ganun kalaki. Ayaw ko na din baguhin yung mga tags kasi baka mawala pa. Pero nakakatawa kasi pag ano pala, pag halimbawa yung video mo, magre-report pala si YouTube sa'yo every day kung ilang percent, kung paano nanonotice yung video mo, araw-araw siyang tumataas. So parang pag
Basta sabi ko, sana nagkaroon lang ako ng kahit tatlong video na ganun. Malaking bagay na yon. And kung napansin nyo, nakailang upload na ako ng bagong video kasi nga nagbabakasakali ako na masundan ko yung pattern na binigay sa akin ni YouTube, and binago ko lahat ng mga tags ko. Sa ano binibigay na YouTube? Sa YouTube creator. Parang nagko-ano sila doon. Nagre-report siya sa'yo doon kung ilan percent yung nilagay mo. So everyday talaga siyang tumataas. And di ba alam naman natin kung gaano kahirap makakuha ng views talaga. So kaya pagka, like pagkagising mo, minimum of like 400 views. Kaya nung last na pinost ko yon sa Facebook, di ba ano pa yon, 10. Ngayon magpo 14k na siya. So ilang days lang yung nakalipas, na parang 1 week lang yata. So yun yung parang pinaka-base na video ko, ang kung paano siya gawin. Kasi i-report na YouTube kung anong mga tags mo doon ang na-notice ng iba, anong mga ginamit mong tags ang pwede mong gamitin. So lahat kasi ng mga tags doon na sinabi ko, kasi eh, lahat ng tags kasi doon napansin ko, nabanggit ko sa video. So kung halimbawa kasi kung ano daw yung mga sinasabi mo sa video mo, yun din daw yung kailangan makita sa ano mo, sabi ng YouTube, sa title, sa description, sa tag. Eh kasi dati basta-basta na lang ako naglagay ng mga tawag nito, tags. And ginawa ko yan sa isa kong video na yung about sa Monea din. So ngayon na umaabot na siya ng 2.5 yata yung ano niya, pero hindi pa siya ganun ka bilis mag-akyat ng views. So sana ma-master natin yun, kasi siguro pag monetize na tayo, parang mag-focus talaga tayo doon sa part na yun. Ngayon kasi parang mas iniisip natin na ma-reach natin yung watch hour, diba? And parang babayaran nila yung views naman na, diba? Pero as in talaga, pag so basta yung i-share ko sa inyo yung sinabi lang sa akin ng YouTube na ito yung mga tags na nag-work sa'yo, and then pinanood ulit ko yung video. Kasi may isa akong YouTuber na pinanood kung paano mag-tags. So kailangan ma-emphasize mo sa video mo yung mga words na yun na gagamitin mo sa tags. So ang ginagawa ko, nililista ko yung mga gusto kong gawing tag kailangan masabi ko sa video ko. Kasi malay mo naman, di ba, kahit sa 10 gagawin mong video, may isa. Eh, hindi ko nga naisip na yung video ko na yun, na hindi ko pa masyadong binigyan ng effort, yun pa yung parang inano ni YouTube sa akin. Eh malaking bagay din siya talaga, sa totoo lang, laking bagay. Kaya isipin mo naman, never pa ako nakakuha ng 50 hours a day before. Maba lang yung may delete ako, sabi ni Sisi. Ano yun? Ay, sorry. Bumaba nung may dinilit ako, kaya ng system yung nagtrabaho. Meron ako nung tags, lagi akong nalalagay nun, kita wala akong hashtag. Sa tags talaga, sabi description, this is yung phone mo sis, wala bang tags? Sa ano kasi, iba na yung pagtatags ngayon sa ano no, sa YouTube creator. Hindi, before kasi, kinaka-copy-paste ko lang yung mga tags bakong yo. Baka ito yung mag-work. So, may mga tags ako sa ibang video na iangat mga pandito. Wait lang na si Saro. Magkapan na ito ngayon.
Kasi dati, kinaka-copy-paste ko lang yung mga tag doon sa tawag nito, dati ko mga video. So, hindi pa na ganun yung, ano, yung pag-work ng tags na yun. Actually, nanood ako konti before, pero hindi ko masyadong parang nilagay sa utak ko yung... Meron sis, diba, yung playlist tags, ha? Oo, meron doon. Ang tags, hashtag sis. Ay, ano ba yan, ha? Sa phone ko, sis, mas tags. Automatic na. Automatic na nagtatag sa'yo, kapatid na sis, yung ano, yung phone mo. Hindi ko kasi na-try yung nag-automatic na nagtatags, pero basta yun yung sinundan ko. Yung hotel sis, ang dami na nagko-comment doon, hindi siya YouTuber. Yes, at saka binibilang, parang pinapansin din pala ni YouTube kung paano ka makipag-interact doon sa comment section, kasi may isa din akong pinanood na parang binabasihan din pala ni YouTube yun, yung ano, yung comment. Basta ano lang, yun lang talaga, pinakanatuwa ako kasi nag-start ako nang wala pa akong 1.5. Tapos biglang na lang nag-report sa YouTube na yung video ko na yun, ganun nga, parang nilagay nila sa ano, sa nilagay nila sa parang pinaka-suggestion, kasi malaking bagay na yun pag nilagay nila sa suggestion yung video mo. Sobrang dali lang makakuha ng views. So, and sana hindi siya bumaba din, kasi hindi rin naman talaga araw-araw na parang mataas yung views. Meron ding bumababa ng may 388 din, may ganun din, pero madalas talaga 500. And parang mahahatak niya yung iba mong video, kasi pag nilagay mo sa playlist yung iba mong video. TubeBuddy sis, download mo. Oo, TubeBuddy yung gamit ko. Kasi ang TubeBuddy kasi, pag halimbawa meron ka nun, pag sa laptop, magsasuggest sila ng mga tags na pwede mong gamitin. So, yun, ginagrab ko na yun, yung mga ano nila, sinasuggest na pag sinesearch mo doon sa parang titingnan mo kung strong, weak, or ganyan. Meron ding poor. So, nire-remove ko yun. Pinipili ko lang yung ano, yung strong talaga na tags na sinasuggest nila sa akin. Kaya pala siguro yung mga malalaking channel na kahit tawag nito, hindi masyado silang nag-effort sa mga ano nila, content nila, kasi parang naano na ni YouTube na ang dami nag-views. So talagang sinasuggest nila, kasi malaking bagay daw yun pag halimbawa masasuggest yung ano mo, yung video mo. And yung video ko sa specific na topic, na number 2 yung ano ko doon, yung video ko. Syempre, ang hindi pagdating sa views, sa suggestion ni YouTube, kasi sabi ni YouTube, umabot kasi ng 100 plus yung percent na isa-suggestion niya yung video na yun. Kasi ang galing nga eh. Kasi dati hindi ko naman pinapansin yung mga analytics. Tapos ngayon tinignan ko, simula nung nag-send si YouTube ng mga ganong report. So parang mas maintindihan mo kung paano mag-work yung ano na YouTube. Yung sa video kung paano nila isa-suggest. So sana magkaroon ako ng kahit ano, kahit 3 bago ako ma-monetize. May
sinusundan ako ngayong video ko na dalawa na sana manotice din siya ng ibang ano, ng ibang mga mananood ng video. Ito, gusto ko naman talagang mag-live, pero na nagdadalawang isip din ako minsan kasi baka maapektuhan din yung kumbaga yung oras. Kasi napansin ko, every time na mag-upload ako ng video, mababa yung binibigay sa akin na watch hour ni YouTube. Compare sa halimbawa nung mga days na hindi ako nag-upload ng video. So siguro yung nire-report ni YouTube lang ay yung basta kung ano, baka kung ano yung nag, hindi niya binibigay lahat siguro. Oo, marunong sila. Ako din tinitingnan ang ganda ng tag. Ang ganda ng bag mo. Thank you kapatid na Sister Day. And hindi ko alam kung ano pa idadagdag ko dito. May isa pa ako nito yung malaki din. And medyo naano din ako magawa ng maraming bag ngayon. Bumili ng mga bag kasi hindi ko naman alam kung hanggang kailan to. And then baka yung i-invest dito and matenga lang. Picture ng nanay ko. Pwede pa gawa picture ng nanay. Hindi lang kasi ako masyadong ano eh, nakakagawa ng portrait style, realistic style. Kasi tawag nito, hindi naman ako talaga magaling sa ano, sa realistic style na pagpo-portrait. Pero meron akong kakilala na gumagawa siya ng portrait, digital portrait. So kung gusto mo magpagawa, baka nasa 1 plus lang din siya, pero pwede kitang i-recommend doon. And then doon ko i-base yung portrait, kasi parang gagawin niya muna, parang gagawin niya hindi naman caricature, parang realistic din naman pero digital. Mas mabilis kasing kopyahin yun eh compare sa ano, sa ano talaga yung picture. And sa totoo lang, medyo mahirap talaga mag ano, mag paint sa bag. Kumbaga yung jacket, malaki siya and then hindi madulas yung bag kasi mahirap siyang i-paint talaga. And lalo lang ngayon, naubusan ako ng maliliit na brush. Yung mga dito, yung mga part na ganyan, lalo na dito, sobrang hirap. Kaya buti na lang kasi passion ko din naman siya. And wala pa namang mga orders nito. So hindi ako masyadong ma-pressure na makuha yung pinaka gusto kong gawin. Kaya pag portrait, kasi nakagawa na ako ng mga portrait yung kay Catriona, kay Sarah. Ina-stress din ako nung kay Sarah Heronimo talaga kasi hindi naman talaga ako nagpo-portrait eh. Ano, digital sketch, sobrang mura lang niya mag ano, mag singil compared kung sa mga professional talaga. Actually professional naman siya, kaya lang sideline yan kasi sa isang comic ano rin naman siya, aray, sa isang parang sa comics din naman siya nagtrabaho mga ganyan. So kung halimbawa gusto mo pangganda pang regalo, yun. Actually, dami rin nagpagawa sa kanya eh. Yun talaga, magaling talaga siya pagdating sa ano, portrait. Freestyle lang kasi yung akin eh, yung parang papunta na sa cartoons. Yung isa naman, ha?
sakit. Ito naman yung isa. Okay na. Live. Hindi ko maalam eh. Ay, kapatid na Sister Day, ilang ano na lang, ilang watch hour na lang kulang mo? Si Jamonet, parang wala na lang isang linggo, matatapos na yan siya. Kasi may zipper yan. Oo, lahat sila may zipper. Hindi ako bumili ng mga ano, ng mga walang zipper. Malaki, tas may zipper din siya dito. Pwede ko ipasok si Nikki dito, yung aking pusa. Actually, lang na eh. Parang pang mama. Di ba ganito yung mga gusto ng mga ano, yung mga busy, yung pwede marami maglagay. And Marikina made siya, kaya isa sa gustuhan ko kasi talagang makita mo yung tahi niya. Di ko alam pa anong tawag sa bag na ganito. Zipper siya. Six plus 6,000. Bit niya ng mama ko magkano benta mo dyan. Ippm ko sa iyo sisi yung price nito, pero hindi naman siya magkakalayo doon sa ano, sa una mong bag na nagustuhan. Pero feeling ko mas beto ng mama mo, kasi pwede siya maglagay dito ng payong. Live selling, naging live selling. 600. Ah, akala ko 6,000 ka na, kapatid na Sis the Day. Kamusta mo ako sa husband mo, ha? Siguro ma. Oo, maganda siya. Kung hindi lang nagkaroon ng problem, marami akong mga gantong kukunin. Kaya hinold ko muna. Kasi alam nyo na. I-PM mo ako, kapatid, sa ano, sa FB. Mag-usap tayo. Pero super hindi siya magkakalayo doon sa price na sinabi ko sa'yo nung sa una. Ang ganda, thank you. May sakit ang asawa ko. Ay, ganun, nagpapagaling. So, pero hindi naman, ano, hindi naman sobrang wala. Ang hirap magsabi ngayon na nagkakasakit ka, di ba? Matatagalan kayo niyan, kapatid na sis, makauwi sa Pinas. Ang design kasi na ito, originally, ay oo, katakot kahit ubo lang. Oo nga. Sa alak siguro. Naku. Ay, mahilig sa alak. So, alcohol din yan. Kaya, pwede yan. Ang original na design nito, kapatid, ang explanation ko pala sa design na ito, ay parang crown siya. Tapos, ito kasi before, parang feeling ko, gagawin ko sana parang mga buhok niya. Pero nung nagawa ko na yung design, tawag nito, parang nagmukha na siyang mga bagging. Ano ba yung bagging sa English? Hindi ko alam kung ano. Parang vine, ganun.
And isa sa gusto ko dito kasi yung mata niya, gusto ko yung ganito, yung parang inaantok. Kasi dati pa naman siya uminom, wala pa kain, inom agad. Naku, mahirap yan. Kakapanood lang namin ng Jessica ngayon about sa inom-inom. Thank you, Sisina Hiroshiba Ino. Chat mo lang ako if halimbawa gusto mong palagyan ng name or something. Kasi ang kagandahan na itong bag na to, kasi pwedeng ganyan, plain. So, back to back kasi siya. So, pwede ka naman mag-request sa akin kung halimbawa may papasulat ka or papalagay na konting style para mas personalize sa mama mo. Ganyan. Si kapatid nga na Tiger Lily, yung bag niya naabutan na ng ano, sarado ng mga sasakyan, kaya dito pa. Oo, maganda. Nasanay na sila sa ganun. Sa bagay talaga, pag sa ibang bansa, mahilig silang mag-inom talaga. Pag, lalo na pag ganyang edad na, parang nag-ano na lang sila. Yung yun yung parang libangan nila. LBC, open CC. Hindi ko sure kung open na sila pambutang province, siguro within Metro Manila lang. Meron akong isang naka-tenggang design naman. Hindi ko pa na-deliver kasi baga ito naman siya. Ito, which is gustong-gusto ko rin to. Actually, hindi ko sana ibibenta pero nagustuhan ng isang estudyante pa siya na babae. Yan. Oo nga, pero mabait ang asawa ko. Oo, maraming talagang ano, yung parang pastime lang talaga nila yung pagiinom. As long as hindi naman nang bubugbog ganun. Marami sa amin ganyan. Binalita nga sa Jessica kanina na parang yung pagiinom pala, yung tibay ng pagiinom, mapapasa pala yun. So, pwede sa mga anak. Ay, totoo ba yung pagkaintindi ko nun? Oo, kapatid na hero, ano siya. Hindi ko alam nung ginawa ko yun. Parang sumalip sa akin yung movie na pinanood kong Vincent. Kaya parang naintindihan ko yung mga details. Partner kasi yan dito. Ito kasi yung partner niya. Sa bag na yon. And pinatuyo ko muna kasi yung pinaka-importanting details kasi ito, yung mga bahay. So, on hold muna. May bisyo lang. Sigarilyo din, grabe. Pero hindi naman siya super dumadaing. Ngayon lang siya dumadaing sa'yo about doon sa pag-iinom, or nagpa-check up na rin kayo, kapatid. Maganda yung blue. Oo, yung pagka midnight blue yata ang tawag nun eh. May isa pa akong ano, may isa pa akong bag na wala pang paint. Ay, mag-i-end na ako mga kapatid ha, tawag na ito. Si Sina Hero, i-tiin mo na lang ako sa FB ever na gusto mo tong bag na to compared on sa isa. Wala pa namang nagmamay-ari na ito eh. And for sure, yung mga tao ngayon, priority nila yung foods. Ngayon lang talaga super. Baka ano,